Unahin muna natin itong magandang balita, siyempre, no? Kasi itong si Attorney Zulaika Lopez ay pinalaya na po, guys, sa wakas, no? Tayo po talagang natutuwa, no? Kasi finally, mga kaibigan, no? May nagreklamo, eh, no? Marami po nagreklamo at marami pong umalma kasi nga pinalaya siya, guys. Ito, papakita ko lang sa inyo yung release papers po, no, para sigurado po tayo, mga kaibigan. Wait lang, aayusin lang natin. Ito po yung release paper po ni Attorney Lopez para lang po makumpleto yung context natin. Ayan po, mga kaibigan, no. Ito ang tawag dito is release order. Ayan po, oh. Wait lang, ayusin natin. Ito na po ang kanyang release order. Teka lang, ha. Basahin po natin, mga kaibigan, para sigurado tayo. Ayan, oh. In view of the undertaking, asan na ba yun? Nawala. Ayan. Okay, ito po. In view of the undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Zulaika T. Lopez after a medical examination has been conducted on her. So ordered, witness our hands and the seal of the House of Representatives of the Republic of the Philippines, Quezon City, Metro Manila, 30th day of November of 2024. Ngayon lang po, mga kaibigan, no? Ngayon lang po to. So, fresh na fresh po itong balita, mga kaibigan. So, good news po to, guys, sa ating lahat. Kaya palakpakan po natin si Attorney Lopez. Palakpakan naman kayo dyan! Oo, laya na po, ha? Laya na po si Attorney Lopez. Ayan. Pero hindi lang akong sigurado kung nakalaya din ba si yung isa sa mga disbursing officers niya, si Gina Acosta po, no? Pero parang alam ko pinalaya na rin, eh. Ang alam ko na unang lumaya 'yon, tapos ito si Zulaika, kasi si Zulaika po, mga kaibigan, si Attorney Zulaika po, kaya nahuli siya, guys, kasi meron pa siyang check-up, eh. Check-up pa siya. So ngayon, talagang confirm na po, mga kaibigan, kasi meron na po siyang release order na at least wala na po. Hindi na po siya naka-contempt, mga kaibigan. 'Di ba? Bigo po silang lahat. Oh, napahiya sila ngayon. Kaso lang itong si Castro, mga kaibigan, nagkalat. Mamaya tayo pag-usapan 'yan. Unahin muna natin itong good news natin. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag po, no? Patungkol po dito, mga kaibigan. Ito po, play lang natin, guys. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Yes. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang desisyon niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. So, mga kaibigan, palakpakan po natin, guys. Napakagandang pahayag kay Vice President Sara Duterte, no? Sa wakas, mukhang na-relieve na po, no? Parang naano na po si VP Sara, no? Medyo gumaan na po ang kanyang pakiramdam, no? Medyo mahinaho na po siya magsalita. Wala na po yung parang, kasi nung mga unang araw, guys, talagang sobrang galit, eh, no? Puro galit yung naramdaman po ni VP Sara dahil sa ginawa sa kanya, no? Ngayon, pinagbibintangan pa siya, guys, na siya daw ang pasimuno, no? Siya daw ang pasimuno ng kaguluhan. Biruin mo, siya pa ngayon ang nagsimula sa kaguluhan. Baliktad naman. Ito po, no, may papakita lang ako sa inyong post, mga kaibigan, no? Para po makita natin yung ano. Wait lang, guys, ayusin lang natin. Oh, ito, ayan, no. Oh. Oh, di ba? Ayan, no, si Ong Hang. ayan, no. Ang sabi niya dito, nagsimula lahat ang kaguluhan. Itong naganap na ating vice presidente na maging presidente ng maaga noong maganap ang former president na
paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Oh, yan ang ano niya, yan ang take niya. Pero ito naman ang sinabi ni BP Sara. Yan o, oh, unang-una, ang sabi po ni BP Sara guys, unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa survey. Lahat ng talo, lahat ng tao, solid na, united na for my candidacy. Pero, I gave it away because I felt had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako nagsabi na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation. That is more like a political persecution and harassment of OPP personnel. So wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan na kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula ng terrorism nila sa harassment nila at sa threats nila sa mga personnel ng OBP. Ayan po mga kaibigan, ang pahayag na ating mahal na Vice President. Huwag niyo siya pagbintangan kasi nag-umpisa ang gulo sa inyo. Hindi po kay Vice President. Di ba? In fact, mga kaibigan, no? Kapabalita lang po kanina guys. Ito po, sasabihin ko na sa inyo, no? Bakit po na-release bigla itong sila Attorney Zulaika Lopez at itong si Acosta? Dahil po nagkaroon po ng gulo sa Malacanang, mga kaibigan. Bigla po nagpatawag ng emergency meeting itong si Bangag, no? Pinatawag niya si Browner. Akala niya guys, katapusan na niya. Kaya nagpatawag po siya ng biglang meeting, mga kaibigan. Ito po, may nakuha po tayong post, no? Galing po ito kay Mr. Jason Sa. Ito po, basahin natin guys. Wait lang ha, wait lang mga kaibigan. Kasi unti-unti na sila nakakarma eh, no? Nakikita na yung karma sa kanila guys, kaya sila nagkaganyan eh. Ito po, tika lang ha, basahin lang natin yung post po ni Mr. Jason Sa. Ito po. Galing po ito sa Facebook page ni Mr. Jason Sa po. Ayan o. Nagalaw na ba ang mga tropa sa Southern Luzon Command or SOLCO? Bakit bigla-bigla at nagkandara pa si Presidente Bongit na magpahayag ng ganito ngayong hapon? President Ferdinand Marcos Jr. on Friday urged the troops not to be deceived by the political noise and instead focus on their jobs. Kaya ba napatakbo sina COS General Romeo Browner Jr. at Press Secretary Cesar Chavez sa Lucena City bago magtanghali? Oh, di ba? Yan po ang post ni Jason Sa. Bigla pong napatakbo itong si General Browner at itong si Press Secretary Cesar Chavez. Pumunta sila ng Lucena City kasi andun yata si Bangal. So, nagkaroon po sila ng emergency meeting. Dahil po mga kaibigan, nagulat sila, bakit po ba, parang napaparanoid na po, no? Napaparanoid na po si Bangag. Siguro, ramdam na siguro niya ang mga tao, guys, na mukhang lulusubi na po siya, no? Feeling niya, guys, lulusubi na po ang Malacanang, mga kaibigan, dahil nagkaroon po ng gulo. Pero, hindi niya alam na ang nagkagulo pala, mga kaibigan, o ang nagdulot pala ng gulo, yung mga pinapakain niya. Ha? Yung mga binibigyan niya ng mga billion-billion na budget. Kumbaga guys, ang masaklap dyan, tinatraidor na po si Bangag ng kanyang mga kaalyado.